berliling kurang kahit seandali kau ay lagi kung susundin anuman ang sulirani lahat ay aking kakayanin. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga sumusubaybay po dito po sa ating live streaming. At ngayon po ay Wednesday. Magkakaroon po tayo ngayon ng patuloy ng pag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo lumago at lumakas sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya narito po tayo muli upang sumamba sa Diyos at magpuri sa Panginoon dahil po ang ating Diyos ay dakila siya, wala siyang katulad. Siya ay Diyos na makapangyarihan na nagtatakda ng lahat ng kaganapan sa mundong ito upang ating magganap ang tunay na dakilang layunin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Pag nakalakad tayo ng tama sa kalooban ng Diyos, siguradong may kapanatagan, may kapayapaan, siguradong
ang resulta nito ay katagumpayan. Kaya ngayon pong gabi na ito, samahan niyo po ako sa panalangin saglit. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, may your kingdom come, may your will be done. Lord, we entrust this service unto you. Ikaw ang kumilos sa puso ng aming makababayan na ngayon po ay sumusubaybay sa aming pong live streaming na ito. May your power, may your anointing be with us, O God, and as we praise your holy name, Lord, may your name be exalted and sanctify us by the blood of Jesus. We exalt you, Lord. We promise that you alone be exalted in our lives. We glorify your name. Dakila ka, purihin ka, sambahin ka in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Let us declare that our God is a great, great God. Dakila ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Dakila ka, Panginoon. Wala God.
sa sobrang saya. Di na papayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Sa kabutihan, pag-ibig mo ay aming natikman, aming nanasap. Ayoko na sana, pero di na kaya ang tapon sa puso ko. Sobra ang pag-ibig niya. Sobra, 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 sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Thank you.
Papuhin
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Glory, glory, glory. Glorify your name, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Father, thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, your time is a perfect time. Thank you, Lord, for the peace, for the joy. Truly, Lord, the steps of a good man are ordered by you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Bless your word, bless each and everyone. Bless this midweek service. May your name be glorified alone. We thank you, Lord. We honor you. Prepare our hearts, our spirit to hear your message tonight. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige, maupo ng bawat isa. Hallelujah. Amen. Amen. Excited po ba tayo? Amen. Sa salita ng Diyos. The Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Sabi ng Hebrew chapter 4 verse 12. And Matthew 4:4, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya kailangan natin basahin, pakinggan, pag-aralan ng salita ng Diyos dahil ito ay pagkain ng ating mga kaluluwa. No? Amen. Thank God. So buksan natin ating mga Bible sa book of Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8. Amen. Anong sabi diyan? To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to get and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. A time to rend and a time to sow. A time to keep silence and a time to speak. A time to love and a time to hate. And a time of war and a time of peace. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita. Praise God. Ang title natin pag-aaralan ngayong gabi is God's timing. Sabihin natin, God's timing. No? Timing ng Diyos, panahon ng Diyos. Sabi ng binasa natin sa Ecclesiastes, sa mga ngaral, no? There's a time for everything. Sa lahat ng bagay ay meron daw itinakda ang Diyos na panahon. No? Panahon sa ilalim ng lupa, no? Sa ilalim ng langit, na mayroong panahon ng kapanganakan, panahon ng tayo isilang sa mundo, no? Panahon ng pagtatanim, no? Panahon ng pagbunot ng tanim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pagsira at panahon ng pagtayo. Mayroong panapanahon ang Diyos na ipinagkaloob sa tao sa mundong ito. Kaya nga, pagka nakuha natin yung timing ng Diyos, siguradong pag-perfect time ng Panginoon ng isang bagay, it results good thing. No? Nagre-resulta ito na magandang bagay sa buhay ng tao, sa kumpanya man, sa trabaho, sa church, no? Sa anmang bagay. Kaya nga ang Panginoon ay naglalagay siya ng bawat panapanahon. Kaya nga, the word timing or the word timing, it came from the Greek word chronos, no? Chronos, timing or time, no? The word chron means time. Ayan. Kaya pagka humakbang ka ng isang bagay o ginawa mong isang bagay na ito ay nasa panahon, nakaugma sa panahon, siguradong maayos at maganda, no? Ang resulta. Katulad sa atin sa music, no? Pag ang music, ang nagigitara, ang nagki-keyboard ay naka-timing
siguradong anointed at maganda ang resulta, pero pagka sintunado yung nagigitara, wala sa timing yung palo ng drum, kahit ang keyboard, no? Kahit pilitin natin kumilos ang Holy Spirit, hindi yan gagalaw, no? Nagigrib siya. Kaya importante yung God's timing, no? Dito sa natural na ito, importante yung nakuha mo yung tiempo. Dahil pag nawala ka sa timing, no? Nawala ka sa ugma, magiging choppy-choppy, kumbaga sa radyo, no, nililipat mo pagka wala yan dun sa eksaktong channel niya, garalgal, no, nag-choppy, maingay, magulo. No? Ganon din sa isang babaeng nanganganak. No? Sabi, may panahon ng pagkapanganak, may panahon ng pagkamatay. No? Kaya sa isang babaeng nagdadalang tao, pag naisilang niya ang kanyang sanggol sa takdang panahon, no? Maganda ang resulta ng ipinanganak na bata. Pero pag ang bata ipinanganak ng 7 months, hindi pa time, no? Kailangan 9 buwan siyang nasa sinapupuna ng kanyang ina. No? Tama? No? Pagka 7 months or 8, kulang. No? Ini-incubate siya para maging normal ang kalagayan ng batang isinilang sa hindi tamang panahon na naisilang. No? Maging sa loved ones natin, in salvation of our loved ones, God's, mayroong timing ang Diyos dyan. Dahil pag pinilit mo siya na baguhin, pinilit mo siyang maayos ang buhay kahit maganda ang puso mo at motibo mo, pag hindi pa timing ng Diyos yan, no, wala rin sa isay. Hindi rin magaganap ang plano mo sa Kanya dahil hindi pa yun ang timing ng Diyos. Para yung prutas. Pag ang mangga, ang bayabas, ang chiko, ang kaimito, ang santol, no? Gusto mong mahinog agad, hindi pa mahinog, at gusto mong hinog na siya, kahit hindi pa hinog, kinagat mo at kinain mo, mapakla o maasim. No? Ganun din sa Panginoon. Kaya nga, importante na makuha mo yung timing. Anything na pinilit mong mahinog, na hindi pa hinog, at hindi plano at kalooban ng Diyos ang isang bagay, no? There is suffering. Merong suffering, there is consequences. Maging sa marriage life, ang mga nag-aasawa na maaga dahil na-disgrasya si babae, nagkaroon ng lobo ang tiyan, oh, ng bola ang tiyan, hindi pa timing. No, anong nangyayari? No? Wala, nag-suffer ang iba dahil hindi pa time. No? Na kailangan muna silang makaikasal ng legal, at pag naikasal ng legal, ayan, no, kahit ano man ang gawin nila, instead in marriage, there is no sin sa loob ng mag-asawa. Kaya nga, pagka hindi pa timing ng Diyos na sila ay nagpisa, nagsama, na hindi pa naikakasal, no, that is illegal o libin ang tawag natin doon. So kaya nga, itong Book of Ecclesiastes, no, nagtuturo ito ng mahalagang lesson sa bawat isa sa atin. No? Merong 5 lesson na gusto kong ibahagi sa bawat isa sa atin. The 5 lesson, no, that teaches us the Book of Ecclesiastes chapter 3, na napakalagang malaman natin. Una, no? Number 1, we must recognize God's timing. Kailangan i-recognize natin ang timing ng Diyos, no? Kailangan alamin natin, ito nga ba ay timing ng Diyos? Ito nga ba ay kalooban ng Diyos? It is our responsibility to recognize the timing of God, no? Dahil pagka inunahan mo ang Diyos, at nagdesisyon ka ng sarili mong pasya o desisyon ng ibang tao at hindi ka mismo at hindi galing sa Diyos, no? There is consequences, no? There is trouble. It create confusion, no? Nagki-create ng confusion at malaking question sa mga tao dahil sa iyong desisyong ginawa, no? Sometimes we act on our own, not hindi talaga will ng Panginoon. Kaya sometimes nagkakaroon ng failure, hindi nagsasucess. Imbis na mapabuti, lalong nagkakaroon ng trouble na hindi tama at maayos na resulta. Bakit? Because your will ang nangyari, no? Not the will of God. Dahil hindi pa yon ang timing ng Diyos. So man's will ang nangyari, not God's will. Man's will. No? So kaya nung panahon ni Joseph, no? Merong timing na alam natin ang story ni Joseph na nakapanaginip siya, no? Na naginip siya, at yung mga panaginip niya ikinuwento niya sa mga kapatid niya, sa nanay at tatay niya, no? Pero merong timing ng Diyos,
No? Ikinuwento niya yung panaginip niya sa mga sa labing isang kapatid niya na naggagapas sila ng trigo. Tapos yung trigong labing isang ginagapas na magkakapatid niya ay dumapa daw, parang lumuhod sa harapan niya. No? Naikwento niya sa makapatid niya ito, nagalit ang makapatid. No? So pinalampas ni Joseph yun, lumipas pa ang ilang taon. Tapos na naginip na naman siya ng araw at buwan at labisang bituin sa biroon ay parang nagbawo daw sa kanya. Kinuwento niya sa kanyang ama't ina, hindi rin maintindihan, nagagalit din sa kanya. So ilang panahon nang lumipas hanggang siya ay dinala ng kanyang makapatid sa ilang, pinagkaisahan na siya ay ihulog sa balon, gusto siyang patayin. Pero ang kanyang kapatid na si Benjamin ay iniligtas siya. No? Hanggang na, napunta siya doon sa, binenta siya sa mga Midianites. Hanggang napunta siya doon kay Potiphar o doon sa palasyo. No? At yung asawa ng Potiphar nung panahon na yon ay gusto siyang siya ang re-repent, baliktad. No? So nagsisigo yung babae sa Genesis 39, nare-repent daw siya ni Joseph, samantalang hindi naman baliktad, inago nga ang damit niya. No? So kaya si nung panahon na yon hanggang nabilanggo siya. So ilang taon nang lumipas bago naganap yung mga panaginip niya. No? So matapos ang panaginip na yon, nangyaring lahat hanggang to cut the story short, naging gobernador siya ng Ehipto. Nagkaroon ng kahirapan, kaya nangyari yung panaginip niya ilang taon nang lumipas. No? Kaya nga ang kasaysayan ni Joseph ay makikita natin na yung timing ng Diyos, pag nangyari at nagarap ang panahon ng Diyos sa buhay ng isang tao, no, siguradong ang resulta noon ay mabuti at maganda. No? Nagre-resulta siya ng mabuting bagay. Kaya, he need to pass the test. Kailangan ni Joseph na dumaan sa testing ng Diyos before the fulfillment of his dream. No? Marami siyang testing na dinaanan. Ano yung testing sa kanya? Yun nga, inihulog siya ng makapatid niya sa balon, binenta siya, tapos naging katulong siya, no? Ni Potiphar, tapos gusto siyang nasipingan na asawa ni Potiphar hanggang napagbintangan siya, manrerep, binilanggo siya. No? So ang dami niyang naranasan na suffering, trials, trouble. Yung pala, niloob ng Diyos na mangyari yung dahil bago siya maging gobernador ng Ehipto noong panahon na yun, dadaan muna siya sa testing. Hinintay niya yung panahon. No? Hindi siya nagpasya ng kanyang sarili at nagdesisyon, no, doon sa napanaginipan niya. No? Dahil kung yun ay talagang galing nga kay Lord, nangyari pa ang ilang panahon nagkaroon ng testing. No? At blessing sa buong Israel ang kanyang mga napanaginipan na yun. Hindi nag-create ng gulo at confusion. So kaya nga kailangan natin ma-recognize, ito nga ba ay galing sa Diyos? At ito nga ba ang timing? No? So kaya mahalaga na makuha natin yung tempo, yung panahon ng Diyos. Dahil pag nag-desisyon tayo ng isang bagay na hindi panahon ng Diyos, it creates confusion, question mark, trouble. No? Ako nga nag-desisyon kanina ng isang bagay na banggit ko sa inyo kahapon, message sa akin ni Lord, Psalms 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord. No? Naka-order na yan, naka-ready na, planchado na. Pagka nakuha mo yung timing ng Diyos, pag nag-desisyon ka, sabi ko nga noon pa man, every time na mag-desisyon ako ng isang major things, sa puso ko ay may kapayapaan. Panatagal loob ko. No? Panatagal loob ko, hindi ako trouble. Pero kung nag-desisyon ka ng isang bagay, parang nadiktahan ka lang ng tao, hindi talaga God's will at hindi galing sa puso ng Diyos ang isang major decision mong ginawa, no? There will be trouble, no? Kaya thank God sapagkat pag ang timing ng Diyos ay naganap, no? Ang kaaway gagawa yan ng distraction, parang nung panahon ng Book of Nehemiah chapter 4 verse 6, no? Ang mga kasama ni Nehemiah habang binibuild nila sa Jerusalem, sabi rin, they have mind to work. Meron silang kaisipang magrahot, gumawa. Although there is Sanballat and Tobiah to distract their what they're doing to build the walls of Jerusalem. Nandun si Sanballat. Pinepersecute sila. Nililibak sila at hindi ro nila magagawa yung templong ipinagagawa sa kanila. No?
No, merong persecutor, merong umuusig sa kanila, pero hindi nagtagumpay ang kalaban ni Nehemiah. Tuloy ang pagtatrabaho nila, tuloy ang gawain nila, tuloy ang pagbibuild nila lang ng walls of Jerusalem hanggang nagtagumpay sila at napahiya ang kalaban nila. No? Kaya tayo, praise God, when we know the timing of God, konos, no? Praise God, it results as victory. Amen? No? Amen. Pangalawa, God's timing, we must accept and cooperate with God's timing. Kailangan nating tanggapin, makipag-cooperate tayo, makipagtulungan tayo sa timing ng Diyos. Huwag natin siyang pangunahan. Kasi pag pinangunahan mo ang Diyos, nauna ka sa Kanya na hindi pa yun ang time ng Panginoon, may nangyayari. Naalala ko nung sa Mindoro, naging ano dyan na si Kabart Marasigan, kilala yon, naging kaibigan namin yon, Christian, naging gobernador. Nung 3 terms niya na, yung vice governor niya, kaibigan naman siya, magka-close, nilabanan siya, nagtumakbo rin governor. Dapat nag-vice na lang muna siya. Hindi pa timing. Nilabanan niya yung kanyang governor na dati siyang vice. No? Yung nanalong governor, yung dati pa rin, no? Si Kabart. Kung nag-vice muna siya, check vice siya at governor pa rin yun. Nilabanan niya nung 3 term. So talo siya, tumakbong governor, nanalo yung Kabart. Ang naging vice, yung ninong ko rin ng ordination, mayor ngayon ng Calapan, si Arnan C. Panaligan. After 6 months, nung maupo bilang governor, namatay yung governor yung Kabart. Di yung vice, so nawala na siya sa limelight. No? So kaya kailangan mong tanggapin, makipag-cooperate tayo sa timing ng Diyos. No? Dahil pag timing ng Diyos, siguradong wala makakapigil dyan. Kahit humadlang ang demonyo, kahit sirain pa ng kaaway, ang order ng Diyos na ikaw ay ganito, ganyan, ito ang gagawin mo. No? Wala makakapigil dyan kasi nakatakda na yan, planchado na yan, order na yan ni Lord. No? Kapag nag-order ang Panginoon, hindi makaka gawa ang kaaway. Maliban lamang, no, kung makinig ka sa ibang boses at hindi ang boses ng Panginoon. No? So kaya kailangan i-accept natin, makipag-cooperate tayo, Lord, ito nga ba ang timing mo? O baka ako'y nape-pressure lang, ako'y nagigipit, ako ay sinisikil, kaya Lord, wala akong magawa, ito ang desisyon ko. No? So kaya nga mga kapatid, sa timing ng Diyos, no, mahalaga na nakuha natin yung perfect timing ng Diyos because God's time is a perfect time, no? Pag-timing ng Panginoon. Pangatlo, our alignment with God's timing makes a great difference. Our alignment with God's timing makes a great difference. No? Yung alignment natin, yung pagkaka-align natin, pagkaka-tune natin, pagkakatono natin sa timing ng Diyos makes a great difference, no? Very smooth, peaceful, no struggle, no trouble, no pressure, no stress, no? Pero pag ikaw ay nagdesisyon, stress ka, no? Para kang pagod, hirap na hirap sa iyong kaloobang nagdesisyon ka, no? Hindi timing ng Diyos siya. Dahil ako naranasan ko kapag ka nagdesisyon ka ng isang major things, no? Mahalaga na magandang tayo. Amen ba? No, payapa tayo, no? Panatagang kalooban natin. Kaya nga, yung binigay ni Lord sa akin kahapon sa Psalm 37:23, step of a good man are ordered by the Lord. And delight in his way. Kaya if our decision is not from God, you will suffer. Kahit tama ang marahil ang iyong ang motibo, pero pag hindi ito talaga galing sa Diyos, no, na parang pinilit mo lamang, nadala ka lamang ng iyong emosyon, hindi talaga galing sa Panginoon ang isang desisyon mong ginawa, no, may trouble.
Kaya importante na, yes, Lord, pag-pray natin maigi, daanin sa panalangin, no, kumari ipag-fasting bago mag-desisyon na isang bagay dahil hindi biro. No, pagka ikaw ay na-disalign. No? Nakala mo nasa alignment ka, pero yung pala na-disalign ka. No? Pang-apat, God has made everything appropriate in its time. No? God has made everything appropriate in His time. Saktong-sakto. No? Parang sinukat na wala kang aalalahanin, wala kang iisipin. If our plans don't work, no? Hindi ka mag-aalala. Dahil alam mo na yung ginawa mo ay timing at talagang galing sa Diyos. No, no pressure. Proverbs 16:1, the preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. No? Kaya ang pagpaplano ng puso ng tao at ang kasagutan nito ay nasa Panginoon. Kaya every plan, every hakbang natin, every decision, no, kahit nga tayo ilang beses na tayong ayan, na-delay, no, na yung ating anniversary, no? Dahil gusto natin na kahit pilitin natin, no, ay pagka ayaw pa ni Lord at walang direction ng Panginoon, but I believe in my heart, itong July 11 natin, timing ito ni Lord, no? Timing na ito. Kaya tayo rito bilang isang pamilya ng Diyos, celebrate natin ang isang dekada ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa atin pong lahat. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen, amen. So, Ecclesiastes 3:11. Ano ang sabi diyan? He had made everything beautiful in His time. No? In His time. Ginawa niya ang lahat ng bagay na maganda sa kanyang panahon, sa kanyang oras. Also, He had set the world in their heart so that no man can find out the work that God make it from the beginning to the end. No? So, the best is yet to come. Kapag tayo ay talagang nasa perfect will ng Panginoon, no? Merong higit na mabuting darating, the best is yet to come, no? Napakaganda na magaganap at mangyayari dahil hindi tayo lumayo sa perfect will ng Panginoon, no? God has made everything appropriate in its time, no? Sakto, kumbaga sa sapatos, no, nang bigyan ka na sa kagaya kanina ay may binigay si Brother Will sa akin, no, isaktong-sakto dun sa cover ng aking iPhone na cellphone, no, hindi maluwag kundi talagang ginawa siya para maging cover nung plastic cover sa nung cellphone na iPhone dun sa ilalim niya yung pagkakagawa sa kanya bilang cover nga ba tawag doon, no, safety cover, no, nung ilalim nung pinakaano nung cellphone, eksakto siya, hindi siya malaki, no? So kaya nga pagka ang isang bagay ay nakamit mo sa Panginoon, biyaya ng Diyos sa iyo, galing sa Panginoon, sakto yan, no? Hindi ka mahihirapan. Panglimang lesson, we must trust God to communicate His timing. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos. We must trust God to communicate His timing. No? Meaning, trust meaning, no, total depend on God. Pag nag-trust ka kay Lord sa timing ng Diyos, no, andun yung total dependent mo sa Kanya. Hindi ka nananangan sa sariling karunungan. Diba sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all. Sabi natin, all. All your heart, buong puso, walang labis, walang kulang. Kung yan ay 100%, wag mong gawing 99.9. Gawin mong 100%. All with all, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. No? In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. No? Pero dahil ang tao, ang tao nga matalino, magaling, pero pag lumabas sa talagang perfect will ng Panginoon, hindi nakipag-communicate sa timing ng Diyos, no? Hindi buong pusong tiwala 'yon, no? Hindi niya makukuha yung talagang perfect direction na galing sa Panginoon, man's will na 'yon, no? Dahil nanangan siya sa sarili niyang talino, galing at husay, hindi sa talaga sa timing ng Panginoon. So kaya napakahalaga na makipag-communicate tayo, Lord, ito ba'y timing mo? No?
ito ba ay talagang galing sa iyo, kalooban mo, Panginoon? So, napakahalaga na sa bawat hakbangan natin, lalakaran natin, nasisiguro natin na ito ay galing sa Diyos. No? Pero pag ito ay nag-create ng confusion, question mark, trouble, no? Ay hindi ka talaga naka-align sa perfect will ng Diyos. Man's will ang nangyayari. No? Hindi God's will. Ayan. Pang-anim, we can do nothing better during our lifetime than to rejoice and do good. We can do nothing better during our lifetime. No? Wala na tayong magagawa pang higit sa ating buhay. No? Than to rejoice and do good. No? Kaysa tayo magalak at gumawa ng mabuti. No? Kasi nga, pagka ang timing ng Diyos, talagang hindi natin na nakuha, no? At gumawa tayo ng isang bagay, aanihin mo yung ginawa mo. No? You will reap what you sow, sabi ng Galatians chapter 6, verse 9 to 10. No? Ano sabi ng Galatians chapter 6, verse 9 and 10? Galatians chapter 6, verse 9 and 10. Let us not be weary in well-doing. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. For in due season, sa takdang panahon, no, mayroong panahon ng Diyos, we shall reap. Aani tayo if we faint not. Kapag hindi tayo nagsawa, no, hindi ka sa nagsawa sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng pagsuporta, pagtulong sa kapwa, yung pagkalinga mo, no, hindi ka nagsawa, no, sa takdang panahon ang sabi ng Diyos, aani ka, no? You will reap. Aani ka. Sabi mo sa katabi mo, aani ka, no? Ati Bea, aani ka na nga sobra-sobra sa iyong kabutihan, sa iyong ginagawa, no? Sabi ng Panginoon, verse 10. As we have therefore opportunity, habang tayo may pagkakataon, let us do good unto all men. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Especially, no, lalong-lalo na, no, to them who are of the household of faith, lalo na doon sa mga kasama natin sa pananampalataya. No? Kasama natin sa church, kapwa natin mananampalataya, sa paggawa natin ng mabuti sa Kanya, sa pagmamahal natin sa Kanya, sa pagsuporta natin sa Kanya, sa pagiging totoo natin sa Kanya, na hindi tayo plastic, no? Kundi tayo ay leather. No? Kumbaga sa sapatos ay leather, no? Hindi fake, no? Kumbaga sa ginto, may fancy, no? Merong ano pa tinatawag doon, no? Dahil hindi siya gold, merong ginaya lang, no? Ayun, gold-plated, no? Hindi siya totoong ginto, gold-plated siya, no? So, okay, Lord, praise God, nais ni Lord na maging totoo tayo, no? Maging totoo tayo. Ecclesiastes 3:12. Ang sabi diyan, I know that there is no good in them. But for a man to rejoice and to do good in his life, no? So kaya let us enjoy our life. This is a gift of God. Let us use our life for God's glory, no? Hindi for the glory of men, kundi sa kaluguran ni Lord, no? Kaya yung ating mga pagpapagal, yung ating paglilingkod kay Lord, lahat ng ginagawa natin yan para sa Diyos. At si Lord naman ang great rewarder natin eh, no? Siya ang great rewarder natin. Kaya tayo na nagbigay ng buhay kay Lord, no? Pagka nakuha natin ang timing ng Diyos, praise God, no? Makikita natin na payapa, panatag ang lahat, no? Dahil ang kaloob ng Diyos ay makapag-focus tayo sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa atin, no? Kaya nga, ako naramdaman ko ang ministry talagang i-expand ito ni Lord, yung daily prayer ng mga mother, ng mga father, ng mga pastor natin. In the spirit world, nagkakaroon ng revolutionary warfare in the spirit. Kaya pag nagtagumpay tayo sa espiritu, bumababa sa natural, tagumpay na tayo, no? Sa physical. Kaya ang gawain ni Lord, patuloy na mag-expand dahil magpo-focus tayo nga sa expansion sa ministry, no? At nais ito ang kalooban ng Diyos na humayo tayo, no? Halos 3 weeks na nating pinagpe-pray ang Bacolod, ang Leyte, no?
At ngayon, nagbukas na nga tayo sa Sucal, Pangasinan, meron na tayo sa Alaminos, magkakaroon pa tayo sa Dagupan, sa Bulinaw, no? Narating ko na yan. So kaya nga, magpo-focus tayo sa expansion ng God's Kingdom. So kaya tayo mga anak ng Diyos, dito sa JBlue Family, let us be sensitive in the leading of the Holy Spirit. No? Sensitive tayo. So kaya pagka nilid tayo ng Holy Spirit to go, no, wherever God wants us to go, we will go. Dahil ito ang kalooban ng Diyos, no, na mapalawak ang kaharian ng Diyos dito sa lupa at magawa talaga natin na perfect will ng Panginoon. No? So kaya salamat kay Lord dahil tayo ay malaya nang makakahayo, no, na wala lang magiging trouble at adlang para magawa talaga ang perfect will na ipinapagawa ng Diyos sa ating lahat, no? Kaya humanda tayo, yung ating mga natinetrain na mga pastor, pag pinagtiwalaan ka ng maliit na gawain, go, no? Ako ang karanasan ko, no, ako'y pagtiwalaan, walang naririnig sa akin na anong salita o murmuring, no, kahit ako nag-iisa, sabi ko nga sa inyo minsan, 1983-84, dala ko yung rotong amplifier, dala ko yung trompa, bit-bit ko, no, punta ako ng Sapampalay, Bulacan, punta ako ng Kalamba. Ngayon, ang lalaki na ng mga ministry pinupuntahan ko na yun, nung panahon na yun, no, ang lalagunan niya, no? So kaya nga, let us move forward. Do not stop. Do not quit. Move forward. Amen? No, walang ihinto. No? Walang ihinto. Magpatuloy tayo. Walang susuko. Ang sumusuko sa laban ay natatalo. Siyempre, suko ka na, talo ka na, knockdown. No? Sumuko ka na eh. No? Pero kung ikaw ay hindi huminto, hindi ka sumuko, nagpatuloy ka, praise God. No? There will be joy in the house of God. Merong kagalakan. No? There is joy in your heart. No? So kaya nga, wala tayong maitatago kay Lord. Pwedeng physically maitago ka sa kapwa mo. Pero spiritually, in our hearts, sa harapan ng Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi natin siya pwedeng dayain. Ang kapwa natin, pwede natin lokohin at dayain. Pero ang Diyos hindi. No? So kaya ang Panginoon, ang timing ng Diyos, pag naganap ang perfect time ng Diyos, siguradong panatag. No pressure, no struggle, there is peace, there is joy, no? Kaya nga, kailangan natin makuha natin yung perfect timing ng Diyos, no? Kaya magtiwala lang tayo kay Lord, no? Tiwala tayo sa Panginoon. Si Lord, kailanman hindi nagpapabaya sa mga tunay niya mga anak, no? Pagka ang Diyos ay nangusap, no? Binigyan ka ng direction ni Lord habang nasa barko nga ako kahapon, Lord, Holy Spirit, i-guide mo ako. I-direct mo ang pasya kong ito, i-direct mo ang desisyon ko, pangunahan mo ko, Panginoon, ikaw ang maitaas maluwalhati, ang kingdom mo, ang timing mo ay mangyari, hindi ang timing ko. Kaya doon sa barko, sa Kalapan pa lang, sabi ko nga sa mga kapastoran natin, no, focus tayo ngayon sa ministry, sa expansion, no? Kaya patuloy tayong inahasa ni Lord yung ating mga tinitrain na magpastor at magpapastor. Dahil ang gawain natin sa ministering ito ng Panginoon, i-expand ito ni Lord, no? Palalawakin niya ito. So kaya thank God tayo ay manalangin. Sige, tawagan natin ang music. Sabi nung nga awit, He makes all things beautiful in His time. No? No? Inagawa niya ang lahat ng bagay na maganda sa kanyang takdang kapanahonan. No? Kaya pag ang timing ng Diyos andyan, ay ipinanganak sa Spirit, hindi lang kahapon, no, kundi pinanalangin natin at tama ang direksyon ng Lord, no, magiging maayos ang lahat ng bagay. No? Alam ba natin yun? He's all things beautiful in His time. Lord, my life. Lord, my life to You I bring. May it so I have to sing. Be to You a lovely thing in His time. Awitin natin, in His time.
In His time, in His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. He makes all things beautiful in His time. Lord, my life to You, everything. Lord, my life to You I sing. May it so. In Your time, in Your time, in Your time, in Your time, He makes all things beautiful. He makes all things beautiful in Your time. Show me everything. Lord, please show me everything. And teach me things or way that You do as lovely say in Your time. Sing it again. Yes, Lord, in His time. In His time, in His time, in His time, You make all things beautiful. You make all things beautiful in His time. Lord, my life to You I bring. Lord, kapatid, kaibigan, kayo pong maaaring may mga nais pagpasyahan para sa inyong pag-abroad, para sa inyong trabaho, para sa inyong pamilya. God's time is a perfect time. Kapag ito'y inilapit natin sa Diyos at pinagtiwala, nirecognize natin ang timing ng Panginoon. May kapanatagan at may kapayapaan. Ang Diyos ay Diyos ng kapanahunan, nagtatakda Siya ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang pinilaplano. Kapatid, kaibigan, anuman ang ating pinaplano sa buhay, ipagkatiwala natin sa Diyos. Kung ikaw ay magbubukas ng business, ikaw ay may pupuntahang lugar, hayaan natin ang timing ng Diyos ang mangyari at maganap, hindi ang sariling kagustuhan natin. Mga kapatid, sa oras na ito, hayaan natin ang gabay at guidance ng Diyos ang Siya manguna. Dahil pag napangunahan natin ng Diyos at hindi niya papanahon, there is trouble, there is consequences. Kaya sa oras na ito, tayo po ay lumapit sa Panginoon, manalangin tayo. Sabihin natin ang panalangin na ito, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong mga salita. Nagtakda ka ng panapanahon sa lahat ng bagay. Sa bawat pasya kong gagawin, ikaw ang maluwalhati, ang kalooban mong tunay na masunod sa buhay ko. Narito ako, Panginoon, handang ganapin ang perfect will mo sa buhay ko. Habang ako'y may lakas, habang ako'y may buhay, marami pong salamat. Nagpapasakop ako sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon.
magari ang kapayapaan mo sa aking puso, sa aking spirito, sa aking isipan at buong katauhan. Marami pong salamat, Panginoon. Ito aking panalangin. Amen. Ako na lamang manalangin. Panginoon, salamat. Dahil ikaw ay nagtatakda ng bawat panahon. The steps of a good man are ordered by you, Lord. Panginoon, bawat hakbang ng tao matuwid sa iyo ay nakaka-ready na, nakahanda na. Na sa bawat kapanahunan ay nandiyan ka, gumagabay na totoo sa taong lumalakad ayon sa iyong katuwiran at kalooban. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw ang may-ari, ikaw ang nagtakda ng gawain na ito, ikaw ang siyang naitataas at wala ng iba pa, Panginoon. You makes all things beautiful in your time, Lord. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa mga nakinig, sumubaybay sa kanilang mga tahanan. Lord, i-bless niyo po ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya. Magari ang kapayapaan sa tahanan, ang pag-ibig. Lord, in your perfect time, Lord, ang matigas na puso'y lalambot. Ang mapagmataas ay magpapakumbaba sa iyo. Lord, sa silong ng langin at sa ibabaw ng lupa, lahat ay kontrolado mo, nakikita mo. At sa iyong takdang kapanahunan, lahat ng prutas ay nahihinog sa takdang panahon niya na hindi ito pinipilit, Panginoon. Salamat. We thank you, we honor you, Father God. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Sige, maupo muna po ang bawat isa. Amen. Praise the Lord. Salamat po. So, mga kapatid, mga magulang, purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Ang lahat ng pinaplano natin, sabi roon, Proverbs 16:1, commit thy words unto the Lord and thy thoughts shall be established. No, i-commit natin kay Lord, pagkatiwala natin sa kanyang lahat ng ating gagawin at magiging panatag at matibay matatag ang ating puso, ang ating kalooban. Kaya nga po, ngayong gabi na ito, tayo po ay dumako sa ating isang gawain ng Panginoon at ito po yung ating giving time, no, sa gawain ng Diyos. Kaya ang sabi ng binasa natin kanina, there is a time for everything. Ito yung panahon ng nagbibigay tayo sa gawain, na nagkakaloob tayo at ito po yung ginagamit natin for the expansion of God's kingdom, for the ministry sa pangangailangan po ng gawain ng Panginoon. Kaya lahat po na ipinagkakaloob natin ito sa gawain ni Lord ay ginagamit po natin sa kanyang gawain dito po sa lupa. So tayo po yung mag-pray saglit. Lord, bless niyo po ang bawat mga anak mo, Panginoon, na nagtatanim, nagbibigay. Salamat, Lord, dahil ang nagtanim ay umaani, ang nagbigay ay bibigyan pa. Salamat, salamat, Lord. Pinagpala mo na po ang bawat isa dahil ikaw ay nagtakda ng panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-ani. Salamat, Lord. Bless our offering tonight, Father God. In Jesus' name, amen, amen. Praise God. Amen. Amen. Sige po, praise God. Tayo po ay ibalik natin kay Lord ang papuri pasalamat bago tayo pangunahan ni ating pastor ng Sagana. Ano ba ang closing? Ha? Dadong, closing prayer. Awit muna tayo. Lord, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Luwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito.
ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming narinig. Tunay nga, O Diyos, na ang iyong timing, O God, ay maganap sa aming buhay. Amen. At ang iyong timing, O God, ay ang aming nakaran, Panginoon, yes, habang kami nandito sa mundong ibabaw, Panginoon. Lord, salamat sa iyong ginamit na iyong anak. Lord, ikaw po siya magpala sa kanya at sa mga aking kapatid na nakinig sa kanikanayang tahanan. Lord, sila pa'y pagpalain mo at maganap at mangyari ang kalooban mo sa kanilang buhay at maging sa aming buhay. Lord, salamat ng maray, Panginoon, sa iyo namin tinitiwala ang aming buhay, ang aming buong pamilya, O God, ay tunay nga, O Diyos, na kung ano ang aming pinag-aaralan ngayon ay maganap at mangyari ang timing mo lamang, yes, hindi ang aming timing, Panginoon. Amen. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you.